Sa araw na ating mga
ng makapag-ngayon. Ginagawa mo ng pag-ingimang tayo sa pagkalaupan. Ipagalaw ko ang iyong pangunod sa lamang mahalin. Ang iyong mga pangako ay natin namin yung pagkabit. Upang sa ato ang pagbabago sa paligid natin, manatiling manulad ang aming loob. Patuloy na kasi na ang pagkabuhan sa bibig. Sa pamamagitan ng Jesu Kristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasawa ng Amen. Basa mula sa wasulat ni Apostol San Pablo sa mga talatong ito. Mga kapatid, sapagkat sinubaw ni Kristo, hindi upang kumpila, hindi upang mangalat na nauling balita. Pinangarap ko nga ito, humingin sa pamamagitan ng katalitang bagay, sa karunungan ng sanglibutan, upang sa gayon hindi mawala ng kabuluhan, ang kamatayan ni Kristo sa Kristo. Sa mga kapapahawan ang araw tungkol sa kapagawin ni Kristo sa krus ay kaakamang kalalay. Ngunit sa atin ng mga nilintas, ito'y kapangyarihan ng Diyos sa pagkat nasa sulat. Sisirain ko ang kaguluhan ng kalungkong at kawawalang kaguluhan ang kataliluhan ng magkaliho. Ano ang kaguluhan ngayon ng mundo ko ng mga eskita, ng malungkusan ng katulasista, sa daliging na ito, pinaniwala ng Diyos na ang karunungan na sa libutan ito ay kalamangan. Sa pagkakaayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinunod na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sa libutan ito. Sa halin, inirapat niya ang mga nananalig sa kanya, iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita na ano'y ipinangarap ngunit itinagalan niya naman ng sanglibutan sa isang kamalan. At mawag ko'y hindi ng kawalatan bilang kagulayan. Kalunungan naman ang pinaharap ng mga Diyo. Ngunit ang pinaharap namin si Kristo pinako sa Diyos, isang kapitisulan ng mga Diyo at kamalan para sa mga hindi. Subalit sa mga pinatawag ng Diyos, maging mundo at Diyo, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sa pagkat inakala niya ang kamalan ng Diyos ay karunungan, higit sa lahat ng karunungan ng tao, at ang inakala naman kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Awa't pag-ibig ng Diyos sa kalupaan ng Diyos. Lahat ng matubig dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masiguro'y magtuloy sa kanila. Ang Diyos ng Panginoon ay kasalamatan. Tutuloy ng alat at ari ay sa ibang-ibig. Pag-ibig ng Diyos sa pagpapalat ng Diyos. Patuloy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya gawang matapat ang pag-ibig niya sa tuloy na kanya. At ang hinihigay ninyong mga bansa kanya nababago, inawalang isa, ngunit ang mga pagkakalan ng Diyos ay mamamalan at walang matatapos. Sumayo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Noong mga nang sinabi ni Jesus sa mga alagad, ang malimangal ito, dito may tungkulan ng pagpasok sa mga ng Diyos. May isang pagkulalang umabas ko pa, sumalungkong sa lalaking ikinasal. Bago isa ay pagkulalang ilawag, ang lima sa mga alagad ay mahal, at ang lima ay matalino. Ang mga ahal ay pagkulalang kanilang mga ilawag, ngunit hindi ng bagong nalis. Subalit ang mga talino ay nagdala ng nalis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabagang ang dating na nalang pinasal, kaya dinagpong silang lahat na nakatulog. Ngunit ang ating gabi na ay may sumigaw na alam na nalang pinasal sa nabuhi nito. Agad ang bako ng sampung dalaga at umayos sa kanilang ilawan. Sinabi ng mga angan sa pagkakalipo, bigyan naman ito kami ng kaunting langis ang dapatan ng aming mga ilawan. Baka hindi magkas ito sa ating lahat tungkol ng mga kanilipo. Mabuti na ipupunta mo na kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa iyo. Kaya tumagal ang mga angan dalaga. Samantalang umibili sila, tumating na lang ang ipinakasal, ipinakasal. Ang limang nakahanda ay kasama niyang umasok sa kasalan at ipinilitang ito. Pagkatapos tumating naman ang limang nakahanda na dalaga. Panginoon, papasokin ko ng kami, sigaw niya. Kunin tumulong siya. Tinasabi ko sa inyo, hindi ko ngayon nakikinan. Kaya magpantali kayo sa baga, hindi mo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang limang matatalino ang limang angal ng mga dalaga. Ibig sabihin natin ay matatalino. Matalino, hindi naman ako matalino. Hindi naman kinakailangan na kayo maging genius. Pag sinabi ng matatalino, hindi naman sinabi yung kinakailangan na kayo maging top 10. Kung tulisin mo, o top 5, sa klase. Kung makapansin ko natin yung sinabi nitong matatalino, hindi ito yung sabihin ko, parang yung iba ng abilis lamang yung alaman o kinakailangan ko na hindi makakasama rin sa mga slow learner. Alam mo yung ibanghelyo na pinahali ko dito. Ay isang ipamero na mapusin ko ay panagin ang ginagawa. Sige, mga abay. Mga abay. So kapag siguro naman kayo, mga abay kayo, yung mga babae, pati yung mga lalaki, ayaw ko lang sa'yo kung sino-sino hindi na yung abay. Sino sa'yo hindi na yung abay? Kung kayo yung mga lalaki o hindi na yung sino? Ayaw ko sa'yo, ayaw ko sa brother, abang. But most of all, kalimitan ay kayo ay naging abang. Eh, makinig po natin, kung bakit kayo naging abang, tatanong ninyo, ano kung ginagawa niya? Wala naman na pumunta kayo ito. Lalo nga po sa mga kundyo. Kasi practice yun eh. Ngayon yung sila bahagi ng kanilang kultura. So, hindi ko ay hindi ito special person, hindi ito gawain ng isang VIP. Hindi pagkaraniwang pag-inos ng isang mamamayan. Si Ibanghelyo, ng isang Israelita, nung panahon ni Jesus, ang maling abay. Sa kanila ay isang kong babaeng abay. Eh, pero makita ko natin, ano na hindi yung mga ginagawa na mahanda ng ilawa. Kaya kung tutusin po, yung hindi na rin
tawagin yung sarili ko, tawagin natin yung SOP, Standard Operating Procedure. Kasi kung minsan ako sinabi yung SOP na yun, ang nasa isip lang ang lagay. Ang lagay ay SOP, Standard Operating Procedure. Pero, meron tayong mga tinatawag ng Standard Operating Procedure. Ito lang yung bawa ng ano, ha? Ito. Itong aming monthly recollection, it is the SOP, Standard Operating Procedure. Every month, meron tayong monthly recollection, meron tayong meeting. And then, meron may kami, meeting ang mga officers ng history. And yung mga SOP, may mga meeting ang bawa kalikisa ng bawat parokya. Ito yung mga SOP, Standard Operating Procedure. Hindi ito once in a blue moon event. Hindi ito na matulad ng bawa ng expert jubilee. Ito yung 25 years lang yan. Yung lalo-lalo nito, extraordinary. So, ibig sabihin, yung hinihingi ni Jesus na dapat na ayusin na sa buong babae nito ay kasama sa tinatawag natin SOP, Standard Operating Procedure. Ang sinasabi nito, kasi yan na may makagawin. Dapat alam mo na yan. Sabi ko nga ay kinakailangan pa bang sa uluwin na. Kaya, ito yung malaking ako na kung saan yung uluwin natin kalimutan. Nasaan na po ang pahalagahan natin? Pahalagahan natin. Sabi ko, ito yung hindi na kung saan ay pakatulog sa atin. Baga pa ang sinasabi natin na ito ay kasama na sa palagi natin ginagawa. Pero hindi mo natutulog. Yung mga sinabi natin, ang overthrowing day mo. Na tayo ay mga overthrowing day mo. Yes, okay yan. Hindi pwede wala ka lang. Bilang nagasunod ni Kristo. Kasi yun yung kanyang ginawa ang aming maturo sa atin. Bakit mo gagawin yan? Sabi ko ba eh, para ko yung aligtas. Hindi, no? Kasi hindi naman niya ako, ba't po gagawin niya? Para ka maligtas, hindi. Ba't po gagawin niya? Dahil yan ay gawain ng isang hindi ligtas ng Diyos. Pagkakaiba ko yun, panahin yung pagkakaiba na ko. Kasi hindi ako ginagawa eh, para ka lang maligtas. E kapag sinabi mo na, kaya ako ginagawa eh, kasi hindi gawain ng isang hindi ligtas ng Diyos. It is what I have. It's not only what I do. It is my identity. Kaya hindi ako, mas anak ko ng Diyos. It's yun. Pero nais mo bigyan ng pagkakalaga, in contrast, in what ko ginagawa rin, kasi para ang paligtas. Hindi ka naligtas, kawalan ka kayo naging overthrow, isay mo. Kaya kayo naligtas, kawalan ka sa Jesus, ang hulang naging overthrow. Iniari ng Diyos sa kanyang sarili. Hindi yung pag-aaloy ng sarili at naligtas mo. Si Jesus ang natunan na pag-aaloy ng sarili. So, pero, bakit pinakailangan mo na yung pag-aaloy ng sarili? Ay, kasi, hindi ligtas ako ng Diyos. At bilang isang partido sa hindi ligtas ako ng Diyos, ay, alin, hindi ko malam na Jesus sa pag-aaloy ng sarili. Kasi, hindi yung paliwanag na yung kanyang halimbawa ay hindi lamang isang halimbawa na pinalampas ko lamang. Ibig sabihin, kapag hindi ko sinusunod hindi ko pag-aaral niya sa rin, maging katulad ako. Maging katulad ako noong limang hangal na beren. Maging katulad ako nila. Bakit? Ay, hindi ko naiintindihan
yung pag-aalay ni Jesus ng kanyang salita. Hindi ko naiintindihan yung paghahandog ng Diyos ng kanyang salita para makamit ko ang kaligtasan. Bakit? Walang epekto sa akin. Walang epekto sa akin. Hindi tumalam sa akin. Bakit? Iyari naman ng Diyos yung kanyang sarili. Sa pagkain, para kapaligtas. Kaligtas na. Pero, pinakilala ka mo ba? Hindi. Bakit? Hindi ka natanggol ng iyong sarili. So, bakit mo ba kami nagulit ko eh? Sapagkat, ito ay gawain ng isang iniligtas. Iniligtas ng Diyos. Pakigulit na ako. Sapagkat ito ay gawain ng isang iniligtas ng Diyos. So lahat ko nga kung ginagawa natin kung pag natin kalimutan. Kasi kung isa na sa isip natin, kung ginagawa ay mga kalimutas, parang nila ay. But on the whole, pwede natin balik, kasi sino na kalimutas ni Jesus. Kaya kung ginagawa ay, kasi ito yung gawain sa iniligtas ng Diyos. Ako ay iniligtas ng Diyos. Iniligtas kasi pagpukuhin pa eh. Kapag ikaw ay patay na, iniliwanag na, ikaw ay iniligtas ng Diyos. Iniligtas, wala nang patuloy kasi parang patay ka na eh. Kaya iniligtas, huwag ka pa kasi. Huwag pa tayo. Kaya may pagkakataon mo na tayo ng kakamali na tayo hihihuli ng tawag sa Diyos. Kaya ako ay hihihintas ng Diyos. Kaya naman, bahagin ko na namin yung panitina. Nakatiklong na ito. Palagin tayo magdasal. Palagin tayo magdasal na pag-anong tayo ng ating sarili. Maging comfortable kayo. Para lagi namin pakinabangan yung biyaya na ipinagkakaroon ng Diyos. The more we will appreciate yung pagkakaroon ng Yesus sa kanyang sarili. Bakit? Kasi tayo rin maging pagkakaroon ng sarili. Ngayon, yun ang ibig sabihin ng limang babae pagdadali ng away. Hindi mo kinakailangan na maging tigros para mo kayo hindi yan ito. Kaya kung gusto ko yung sinabi ng Yesus sa mga kapatid, common sense. At isa ko sa bahay na kung saan ibigay sa atin ko ng kapatid. Tulad ng hawa na hinibigay ko sa inyo kanina pa sa nakatiklo ng tuhod sa pagsamba sa aming Panginoon sa Kristo ay maging mesa, maging andog ng mesa sa harapan ng ating Panginoon Diyos at sa harapan ng ating kapwa.
Sinasabi natin ang pagsasalo-salo sa Panginoon ng Kristo
ay mabuktod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tinapit mo ang masipa ang pagkakaroon sa pagkakaroon ng Espiritu Santo sa pagkakaroon kay isa ang praxis ng pinagagpura at ang dalang kapayari. Lalahat ng muli ng mga kapatid na ang mga hindi na may pagkasak sa iyong pamamuhay o hindi na mahanap ng mga kumana. Awa ang sila at pagkakaroon sa iyong kaliwanagat. Awarin ka ng kapatid ng ilan ng mga sana sa iyo upang lumakas kay isa na mahal ko ay mahirin ng Diyos. Isa po siya, makalang esposo, na mga apostol at ang lahat ng kabanan, na nabuhay dito sa dibdib ng kalulugod sa iyo. Mayang kapatid ng ng pagkakuloy sa kalulugod ko sa pagkakitan ay malakas ang aming Panginoon. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng sana lahat ng pagpapatuloy sa iyo, o sa pamamagitan ng kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng mga tao. Upang tunay na kayatong natin ang aming sarili sa harapan ng Diyos ay mapagbilang ang isa natin sa kanyang pag-aanto para sa kaligtasan ng isang tao. Huwag naman ang mga pagkakaroon.
Pagalawang tanin ng kapayapaan ng pag-iisa ay isang kalawal, asawa ng Espiritu Santo, mga pasawa ng mga ang kapayapaan ng Panginoon na lang sa Panginoon. Pag-ibay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Thank you.
Ngayon, pag-ibig na kayo hindi nagliliwa at nagliliwa yung dalawang ng mga naglaban, upang lahat ay aming pinagkakabalan. Ikaw ay aming mabigyan na sila sa kapatidan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo at kasama ng Amen. Ito ang aking mga kundi sa nabag ng buwan na opos. Hindi ko pumunta sa nabag. Yung mga tumatagda ngayon buwan na ito. Ating pag-aarasan.